live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kanya-kanyang gimmick ang ilang lungsod sa Metro Manila sa pag-arangkada ng bakunahan sa mga batang edad 5 hanggang 11 ngayong araw. Ang ilang vaccination site ay nagbistulang karnibal at birthday party para mainganyo at mawala ang takot sa ineksyon ng mga bata. Pero may ilang bata pa rin hindi maiwasan ang mangamba. Pagtiyak naman ng Department of Health, ligtas at mas malaki ang pakinabang kung magpapabakuna na rin ang mga bata. Yan ang Sanib Puwersa ang tinutukan ni Ian Cruz at Leigh Alves. Entrada pa lang, makukulay na palamuti at clown na ang sasalubong. Meron ding mga puppeteer, superhero cosplayer, at balloon benders. Pero hindi yan pasyalang karnibal ha, kundi bakunahan para sa mga edad 5 hanggang 11 sa Metro Manila, pangtanggal ng takot sa ineksyon ng mga bata. Meron pang vaccination site na nag-ala birthday party. Kabi-kabila ang mga mascot, tampok ang iba't ibang cartoon characters na games sa pakikipag-selfie. Pero di lang ang mga mata ang busog dahil may pa-chocolate at rewards pa sa ilang bakunahan. Meron ding nagbibigay ng libreng ice cream at candy. Pero hindi pa rin mapigilang matakot ang ilang bata. May inabot ng humigit kumulang 15 minuto bago pumayag na maturukan. Meron ding naiyak na lang habang tinutusok ng hiringgilya. May nagpupumiglas habang hawak ni mami at daddy. Pero mas marami ang kalma lang at di natakot sa karayom sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. Hopefully bumalik sa school. Maganda sa kanya, maganda rin para sa amin. Naniniwala na kami sa siyensa. Gumana sa amin, matatanda, at nagpapabakuna sila nung paglabas nila, no? So bakit hindi kami maniwala ngayon? I want to go outside na. My school is nice and big. Safe po at napag-aralan naman din po ito, kaya kung ako po sa mga magulang na natatakot or kinakabahan, maniwala po tayo sa bakuna kasi it saves lives po. Ang mga bata binigyan ng backpack na may lamang laruan, pagkain at vitamins. Makakasiguro po kayo na ang mga bakuna na inaangkat ng inyo pong pamahalaan ay tunay na ligtas, de kalidad, epektibo, at ito po ay libre. Kinahaponan, nagsimula naman ang bakunahan sa Manila Zoo. Apat kami sa family, so siya na lang yung wala. Tsaka para at least ano, ma-prepare ko na rin siya sa face-to-face classes. Hindi pa po. Bakit? Kasi wala kaming dalang birth certificate eh. Nakalimutan ko. Yun nga lang, sa dami ng nakapila, di na nasusunod ang angkop na physical distance. Bukod sa freebies, pwede pang makapasyal sa zoo ang mga bata matapos bakunahan. Tinatayang nasa 15.5 million ang populasyon ng mga batang 5 to 11 years old sa Pilipinas. 70% muna nito ang target mabakunahan ayon sa DOH. Nasa 300 bata naman ang binakunahan sa National Children's Hospital ngayong araw. Mismo ang 10 taong gulang na pamangkin ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kabilang sa mga batang unang binakunahan. I was eager to get vaccinated a while ago because I think that it lowers the possibilities or the risks of me catching the virus. We have that confidence at nakita naman natin na yung talagang mga bakuna ay pinag-aralan na mabuti yan. At we can see that More than billions of people already have been vaccinated. 21 days din ang pagitan ng first dose at second dose ng bakuna ng mga bata. Pero kung sa schedule ng second dose ay maging 12 years old na ang 11 years old na nakakuha ng first dose, hindi na reformulated kundi regular na Pfizer vaccine ang ituturok sa kanila. Because of the age of the child, remember that the vaccine formulation for 12 to 17 is different from below 12 years old, from 5 to 11 years old. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, umaabot ng 33 vaccination sites ang nagbukas para bakunahan ang 5 to 11 years old. Karamihan dito nasa NCR. Bukas na ang video conference hearing ukol sa isinampang petisyon ng dalawang magulang sa Quezon City RTC upang ipahinto ang pagbabakuna sa 5 to 11 years old. Tiwala ang National Task Force Against COVID-19 na sila ang papanigan ng korte.
isa sa kinukwestiyon ng guidelines ng DOH na pwedeng walang parental consent ang batang nais magpabakuna sa tulong ng DSWD. Ian Cruz, Lee Alves, nakatutok 24 oras. Bukas na magsisimula ang panahon ng kampanya para sa mga tatakbo sa mga pambansang posisyon. Mahigpit na paalala ng COMELEC, sumunod sa mga dati ng alituntunin at mga pang new normal na health protocol sa pangangampanya. Ito alamin ang mga yan sa pagtutok ni Tina Panganiban Pero. Magsisimula na bukas ang panahon ng kampanya para sa mga tumatakbong presidente, vice-presidente, senador at party list. Sa isang tweet, pinaalala ni COMELEC spokesperson James Jimenez na dapat sumunod sa Fair Elections Act ang laki ng campaign poster at kung saan ikakabit ang mga ito. Para sa mga pamphlet, sticker, cards at decals, maximum na ang 8.5 inches ang lapad at 14 inches ang haba. Habang ang mga poster, 2 feet by 3 feet. Pwedeng umabot ng 3 feet by 8 feet ang laki ng streamer, pero ito'y kung mag-aanunsyo lamang ng campaign meeting o rally at dapat tanggalin na 24 oras matapos ang naturang event. Pwedeng maglagay ng political ads sa TV, cable TV, radyo at dyaryo, pero di dapat lalagpas sa itinakdang minuto at sukat ng COMELEC. Ang internet pwedeng gamitin sa pangangampanya, pero dapat nirehistro sa COMELEC ang official accounts o websites ng kandidato. Wala pa naman po talagang batas regulating the use of social media. Kaya ang tanging kayang i-regulate lang po ng COMELEC ay yung mga expenditures po nila, expenses, in the use po ng social media. Sa campaign period, bawal mamigay ng pera o anumang bagay na may halaga kahit pa sabihing ayuda ito. Vote buying yan. You can't give anything of value to your supporters to encourage them to vote. Kasama sa mga bawal kabitan ng campaign posters ay mga opisina ng gobyerno, government vehicles, MRT, LRT at Philippine National Railways, waiting sheds, poste ng ilaw, kable ng kuryente, traffic signages, flyovers, tulay at center island ng mga kalye. Pero pwede magkabit sa pribadong bahay basta susunod sa takdang laki ng poster. Hanggang May 7, pwedeng mangampanya ang lahat ng kandidato. Pero bawal mangampanya sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, bisperas ng eleksyon at araw ng eleksyon. Dahil sa COVID-19, ang mga nakasanayan ng mga kandidato sa pangangampanya noon, hindi na pwede ngayon. Kailangan muna silang mag-apply sa COMELEC Campaign Committee bago magsagawa ng in-person campaigning, rallies at motorcades. Ngayon may mga restrictions na, gaya na hindi na pumaaring pumasok ang kandidato ni Secretary sa mga bahay-bahay kahit po may permiso pa ito ng may-ari. Bawal mamigay ng pagkain at inumin. Dahil kailangang may social distancing, bawal mag-selfie sa mga kandidato at magdikit-dikit. Bawal na rin po yung may mag-kiss po or mag-hug, handshake. Or anything po na mayroong physical contact. May alert level system din ang COMELEC Campaign Committee na katulad ng sa IATF na nagtatakda kung ilan ang pwedeng lumahok sa in-person campaigning. Kapag Category 1, nakatumbas ng alert level 1 ang IATF, walang limit. Kapag Category 2, hanggang 5 ang pwedeng sumama sa kandidato. Kapag Category 3, hanggang 3 lang. Bawal naman ang in-person campaigning kapag Category 4 at 5. Sa mga rally at meeting de avance, pwedeng hanggang 70% ng operation capacity ng venue ang punuin kapag nasa Category 1. Hanggang 50% naman kapag Category 2 at 3, habang hanggang 30% kapag Category 4. Bawal naman ang rally at meeting de avance kapag Category 5. Ang mga lalabag, pwedeng kasuhan ng election offense na may parusang pagkakabilanggo ng 1 hanggang 6 na taon, disqualification sa pag-upo sa gobyerno, at pagtanggal sa right of suffrage o karapatang bumoto. Pagmumultahin din ng political party ng hindi bababa sa 10,000 piso. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nangalampag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga tsuper at konduktor na ilang buwan na raw atrasado ang sweldo matapos magserbisyo sa EDSA bus carousel ng gobyerno. Ang isa sa mga nag-rally, tubig na lang daw ang ipinandededes sa anak dahil wala ng panggastos.
ang tugon ng kanilang employer at ng LTFRB, tinutukan ni June Veneracion. Apat na beses nang napapaalis sa inuupahan si Mario at kanyang pamilya. Ang pangbayad niya kasi, naipit dahil sa hindi pa rin naibibigay na sahod. Isa si Mario sa mga driver na bumibiyahe sa EDSA bus carousel na noong kasagsagan ng pandemya, ay libreng nagsasakay ng pasahero. Wala kaming makain. Kumakain kami sa isang beses, isang araw, isang beses na lang, sa isang linggo, siguro apat na beses lang. Yung gatas ng anak ko nga, tubig na lang eh. Ang hinain niya at iba pang driver at konduktor laban sa kanilang employer, ipinarinig nila sa isang protesta sa harap ng opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Inunti-unti, namamatay ang aming kabuhayan, ang aming pamilya nagutom. Maraming nagkahiwalay, nawalan ng tahanan dahil sa sistema ng delayed na sahod. Nagulat naman ang panig ng employer ng mga driver at konduktor kung bakit humantong pasarali. This is already being addressed through the NCMD and as part of that po, our company is actively participating in the mediation process. That is why wala po kami idea bakit po biglang nagkaroon ng ganito. Ang libreng sakay na serbisyuhan ng mga nagrally ay bahagi ng service contracting program ng gobyerno. Nagagampanan na naman daw ng LTFRB ang obligasyon nito sa pagbabayad sa mga bus operator. We also would like to emphasize po no, yung sinasabi na may sabuatan po ang LTFRB at mga consortium. We vehemently deny such accusation po. Bukod sa problema umano sa pasweldo ng ilan, may nakaamba pang mas malaking pasakit sa sektor ng transportasyon. Bukas, may malaking oil price hike na naman. Piso at 20 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel. Piso at 5 sentimo sa gasolina. At piso at 25 sentimo sa kada litro ng kerosene. Dagdagan sana konti yung pamasahe, no? Kasi hirap na rin eh. Hirap na, mahal ng diesel. Po tayo magagawa po yan, sir. Hanggang sa ano na lang tayo, kamot-ulo na lang. June Veneracion nakatutok, 24 oras. Pinakamababa mula nitong January 4 ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. 6,835 po yan. Patuloy rin nababawasan ang bilang ng mga aktibong kaso na ngayon ay nasa 116,720. Mas marami kasi kaysa mga bagong kaso ang nadagdag sa mga gumaling na umabot sa 16,330. Bumaba naman sa 12 ang bilang ng mga bagong nasawi. Dalawang laboratoryong hindi nakapagsumiti ng datos ayon sa DOH. Papalapit na po ang tag-init pero hindi pa rin sapat ang ulan sa Angat Dam na pinagkukunan pa naman ng tubig ng malaking bahagi ng Metro Manila. Kaya ang mga kababayan nating katutubo ay nagsagawa na rin ng rain dance at iba pang ritual para agapan ang nakaambang problema sa tubig. Nakatutok si Bernadette Reyes. Madalas daw mawala ng tubig sina Marmela, wala na ngang panligo, wala rin magamit na panghugas ng mga pinggan. Kaya naman ngayon, lahat ng pwedeng pag-imbakan, pinupuno na niya ng tubig. May time po na hindi kami nakaimbak, mineral water, minsan nagpapareserve na ako dyan sa katabi namin mineral water. Para po sa hugasan namin. Ngayon po, pagka time na pag-aalis kami, may nakaimbak na po kami. Ang problema nila sa tubig, posible pang lumala kung bababa sa critical level ang tubig sa Angat Dam. Base sa pag-aaral ng National Water Resources Board o NWRB, maaaring umabot sa minimum operating level na 180 meters sa Angat Dam sa Mayo o Hunyo kung hindi uulan sa Angat Watershed. Ito pa naman ang pinagkukunan ng halos lahat na pangangailangan sa tubig ng Metro Manila. Yung elevation kasi ng Angat Dam, nagsimula tayo sa medyo mababa, no? At 202.8 no, noong January 1. No? Kung nasasabi natin na medyo mababa itong level na to kasi January, by January 1 or end ng December, supposedly dapat mga 212 yan. Sa tala ng pag-asa, nasa 196.29 meters ang water level sa Angat Dam ngayong araw. Mas mababa ng 0.22 meters kumpara kahapon. Kaya naman nagsasagawa na ng ritual mga katutubo sa pag-asang maghahati dito ng ulan. Bukod sa rain dance, nag-alay ng manok, alak at apog ang mga katutubo ng Dumagat Tribe. Ang forecast ng pag-asa, walang darating na ulan. So ngayon, almost every year natin ginagawa ito. Para lang, it's a
ginagalang kasi natin yung ritual ng ating mga dumagat. Sa tubig rin mula sa Angat, umaasa ang mga katutubong magsasaka na ngayon pa lang ay namumroblema na. Wala po halos na buhay nung karamihan naming mga tanim, maliban po doon sa talagang nakasurvive din po. Nauna na nagbawas ang NWRB ng alokasyon para sa irigasyon sa bahagi ng Bulacan. Iniiwasan raw na umabot ang tubig sa mababang level na kakailanganin ng bawasan ng alokasyon sa mga bahay at establishmento sa Metro Manila. That's why, in coordination with NWSS, yung pinaparedy natin yung mga tubewells and then the treatment facilities, no? Para yun ang mag-augment, no? Ito yung mag-pwedeng punuhan, no? Kung sakali magkaroon ng adjustment. To support lamang yung mga ating mga farmers sa Bulacan kasi nakapagtanim na sila. So namigay kami ng mga 500 units na shallow tube wells at nagbigay din po kami, binigyan din po namin sila ng fuel subsidy para dun sa mga deep wells na yon. Ayon sa NWRB, malaki rin daw ang maitutulong ng mga consumer para maiwasang umabot sa critical level ang tubig sa Angat Dam. Iniipon para sa pambuhos ng CR, pandilig ng mga halaman at saka konti sa kalye kasi maalikabok ngayon. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Manatili muna sa Alert Level 2. Yan ang opinyon ng isang eksperto kaugnay sa susunod na alert level ng NCR. Sa laging handa briefing ng palasyo kanina, sinabi ni infectious disease expert at Dr. Ron Jean Solante na masyado para maaga para ibaba sa mas mababang alert level ng Metro Manila. Mataas pa rin daw kasi ang mga kaso at nakikita pa rin na mataas ang hawaan. Tignan din daw muna sa susunod na dalawang linggo kung mas bababa pa ang mga kaso. Paalala rin ni Solante ngayong marami na ulit ang mga taong pwedeng lumabas, huwag magpakampante at huwag kalimutang sumunod sa health protocols. Sa nalalapit na araw ng mga puso, mas maigi pa rin daw na umiwas sa pagtitipon na hindi naman daw importante. Huwag na lang din daw muna lumabas kung wala pang bakuna kontra COVID-19. Package deal na raw ang inaalok ng ilang online fixer na illegal na nag-aayos ng lisensya sa Land Transportation Office. Pero pati mga empleyado ng LTO na biktima ng gamitin ang pangalan nila sa panloloko. Nakatutok si Marizuman. Ito ang usapan kamakailan sa social media ni Gertrand Guevara at ng umano'y online fixer na nag-alok na ayusin ang kanyang lisensya matapos niya mag-post tungkol sa proseso ng pagkuha ng student permit. Package deal daw ang alok ng online fixer kasama na student permit, TDC o Theoretical Driving Course o Certificate na kinakailangan para makakuha ng student's permit at medical. Lahat mapoproseso raw sa loob ng isang araw sa halagang 4,300 pesos. Para mas kapanipaniwala, sabi ng fixer, sa LTO na mismo magbabayad at may tao silang lalapitan para mag-assist sa kanya. According sa kanila, ma'am, hindi ka na magpapakita, sabihin na puro online yung transaction. Puro pera, yung labanan. Meron pong 400, may 500 para lang dun ma'am sa exam. Ha? Tapos kung gusto namang makakuha nung diretso ng diretsong lisensya, ano ba, student permit, ang range niyan ma'am mga nasa 1,500 to 4,500. Mhm. Pagkano po yung student to non-professional umaabot po ng 7,500. At ang madalas mabiktima, karamihan naman sa atin hindi naman talaga sanay sa online, maghahanap sila ng makakatulong sa kanila, papasok naman yung teacher. Meron talagang kamote na kahit kaya naman nila yung isang trabaho, basta alam nila kasi pwedeng bayaran, babayaran na lang nila. Yung iba naman, sobrang busy. Yung iba ma'am, kahit yung iba, biktima ng bulok na sistema. Wala ma'am eh, wala rin akong magawa kasi siguro natatakot din ako na mabueltahan ako. Sa post na mga ito ng Visor sa kanilang Facebook page, inilantad na nagtatanong kung sino magpapagawa ng Certificate for Renewal of Driver's License at may ipinakita pang certificate na pasado sa exam. Mismong empleyado ng LTO na isang frontliner evaluator na si Lynn Ibay, ikinwentong pati siya na biktima pa ng mga online fixer. Pero hindi siyang inaalok na ayusin ang lisensya, kundi pangalan daw niya ang ginamit ng fixer para makapambiktima ng iba. Kasi... Siyempre, nainis po. Kaya nga po, tinawagan ko mismo yung nagbanggit ng pangalan ko. Para rin po maklaro dun sa aplikante na
in any way, wala po akong connection dun sa taong nagsabi ng pangalan ko. Sa harap niya mismo, na narinig niya na hindi po kami magkakilala. Sabi ng LTO, nakakaalarma na raw ang mga insidente hindi lang ng harapan, kundi pati ng online fixing para agad na makakuha ng lisensya kahit di kayo haharap sa ahensya. Paalala ng LTO, kailangan po ang inyong presensya sa pagkuha o pag-renew ng lisensya. Dahil kailangan kayong personal na kuhanan ng biometrics, fingerprint, at kailangan din ng facial recognition sa pagkuha ng exam. Pag pinangakuan kayo na hindi nyo kailangan humarap sa LTO, sigurado raw na peke ang lisensyang makukuha ninyo. Nanghihinayang lang ako doon sa mga taong nagpapatronize noon. Kasi fake yon at a fake license cannot protect them. Kumbaga, kung meron kang lisensyang fake, walang silbi yun sa'yo. Hindi naman i-honor yun eh. At pag ikaw eh, nasa itan na possessing that license, eh mas malaki pa ang iyong haharaping kaso, ika nga. At maaari pang masuspend yung privilege mo. Dagdag na paalala ng LTO, bukod sa medical exam na labas na ng kanilang ahensya, tanging ang exam na 100 pesos at mismong lisensya lang na 585 pesos ang kailangan bayaran ng nag-a-apply. Sa mga hindi marunong mag-online, maaaring humingi ng tulong mismo sa LTO. Nanawagan din sila sa mga may impormasyon tungkol sa online fixer na ipagbigay alam agad sa kanila. At babala naman ng LTO sa mga online fixer. Meron kaming team na ina-engage namin yung mga ganyan. Kunyari, papatronizing sila and eventually, huhulihin sila at kakasuhan. Hindi lang yung nag-o-offer, pati yung nag-participate. Kung sa multa, yung privilege nila masuspindi at hindi sila mabigyan ng lisensya for months or even years. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Kanya-kanya aktibidad ang mga senatorial aspirant bago magsimula ang campaign period para sa election 2022. Ibinahagi rin nila ang kanilang mga pananaw sa politika, sa COVID pandemic at iba pang mga issue. Nakatutok si Rafi Tima. Binigyang din naman ni Sorsogon Governor Chis Escudero ang obligasyon ng gobyerno na bigyan ng buwan ng pensyon ng mga retiradong military and uniformed personnel. Sa isang pahayag, sinabi ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta na dapat iwasan ng COMELEC ang pagbibigay ng komento na pwedeng ilagay sa alanganin ang neutrality at independence ng komisyon. Tinukoy niya ang sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na posibleng red flag para sa mga botante ang hindi pagdalo ng isang kandidato sa mga forum. Sinisikap pa naming kunan ng pahayag si Jimenez. Sinusuportahan ni Retired General Guillermo Eliazar ang pagtatatag ng National Virology and Vaccine Institute para palakasin ang pandemic response ng bansa. Sa isang virtual press conference, iminungkahi ni Senadora Risa Ontiveros ang pagbibigay ng magagandang trabaho sa mga Pilipino kung saan maaalagaan ang kalusugan ng mga manggagawa. Nag-courtesy call si Attorney Shell Jocno sa mga pinuno ng Camarines Sur Electric Cooperative at binisita rin niya ang mga magsasaka sa Libmanan, Camarines Sur. Hinimok naman ni Senadora Laila De Lima ang gobyerno na makipag-ugnayan sa mga institusyon para matugunan ang mental health issues sa gitna ng pandemya. Nanawagan si Senatorial Aspirant Nery Colmenares sa kanyang mga kapwa-kandidato na sundin pa rin ang health protocols sa gitna ng pangangampanya sa eleksyon 2022. Hinikayat ni Senador Win Gatchalian ang mga lokal na pamahalaan at National Task Force Against COVID-19 na makipag-ugnayan sa mga paaralan para palawakin ang pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11. Ayon naman kay Senatorial Aspirant Gibo Chidoro, hindi pa handa ang bansa para alisin ang alert level systems pero dapat gumawa ng exit plan ng pamahalaan para sa COVID-19 pandemic. Isinusulong ni dating Senador J.V. Ejercito ang Universal Healthcare Law dahil mahalaga raw sa gitna ng pandemya ang pagkakaroon ng abot kamay na healthcare services at pasilidad para sa mga mahihirap. Nagsagawa naman ng caravan si Senatorial Aspirant Harry Roque sa Naga City at nangako rin siya na tutulungan niya ang mga lalawigan ng Bicol kapag sinalanta ito ng kalamidad. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Para po sa iba pang mga update at mas detalyadong mga ulat sa eleksyon 2022, iscan lamang ang QR code gamit ang inyong mga smartphone. Dadalhin po kayo ng QR code sa pinaka-komprehensibong coverage sa paparating na botohan, ang eleksyon2022.ph. Panibagong handog po ito ng GMA News and Public Affairs sa ngalan ng serbisyong totoo.
Samantala, tuloy ang mga aktibidad ng mga presidential at vice presidential aspirant sa bisperas ng kampanya para sa eleksyon 2022. Yan at ang kanilang mga pananaw sa iba't ibang issue sa pagtutok ni na Athena Imperial, June Veneracion, Salima Refran at Sandra Aguinaldo. Dumalo sa isang forum sa Naga City si Vice President Lenny Robredo kasama ang mga kinatawan ng media sa Bicol Region. Matapos nito, dumiretso siya sa signing ng deed of donation ng pribadong lupa na kinatatayuan ng isang pampublikong paaralan sa lungsod. Sa bisperas ng pagsisimula ng kampanya, inilunsad ni Robredo ang rosas bilang simbolo ng kanyang kampanya at sinabi niya sa kanyang post, kulay rosas ang bukas. Kahit gaano ka husay ng leader, kung hindi niya ma-inspire yung tao na maging bahagi ng solusyon, pare-pareho lang naman yung problema ang haharapin natin sa pang-araw-araw. So sa akin talaga yung kulay rosas ang bukas, ito yung aspiration natin. Na kung gawin natin ang tama, kung magiging matapat tayo, makakaasa tayo ng pagbabago. Si Senator Francis Kiko Pangilinan sinabing tututok siya sa food security sa paglutas ng kagutuman sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda. Gagamitin daw niya dito ang kanyang karanasan bilang food security secretary. Nagikot sa ilang lugar sa probinsya ng Bulacan si dating Senador Bongbong Marcos. Nagkaroon din siya ng mga town hall meetings sa Baliwag, San Jose del Monte at Malolos. Kasama niya mga senatorial aspirants sa sina Deputy Speaker Rodante Marcoleta, dating Senador Jinggoy Estrada at Attorney Larry Gadot. Isusulong raw niya ang pagkakaisa ng bansa. Ang Pilipino po ay nasa ugali na ang magkaisa. Ang Pilipino po ay mapagmahal. Hindi tayo pala ayaw-away. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Ang ugali ng Pilipino ay makabayanihan. At pag may nakikitang naghihirap, tumutulong. Sa panayam ng Net 25, sinabi ni Marco sa nagkaroon ng mga pang-aabuso noong martial law, lalo na sa giyera laban sa Muslim separatists at NPA. Pero meron daw pang-aabuso sa magkabilang panig at minsan nakakalimutan daw ito. Samantala, nagbitiw sa pwesto sa MMDA si Chairman Benhur Abalos para magsilbing National Campaign Manager. Kinumpirma ng kampo ni Marcos na makakasama na sa kanilang team si Abalos. Ayon naman sa PNP, tukoy na nilang taong nasa likod ng TikTok account na gumawa ng death threat laban kay Marcos pero di nila siniwalat kung sino ito dahil nagpapatuloy pa raw ang investigasyon. Nasa Camarines Norte si Davao City Mayor Sara Duterte ngayong araw. Nakipagpulong siya kay Governor Edgardo Taliado. At sa isang press release, sinabi ng lakas CMD na nagdeklara ito ng suporta sa BBM Sara Unity. Hinihinga namin ng pahayag si Taliado. Dumaan din si Mayor Sara sa ilang lugar sa Calabarzon, kabilang ang San Pablo City sa Laguna, Lucena City at Atimonan sa Quezon. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Sara na hindi raw niya ine-entertain ang posibilidad na palitan ang kanyang running mate dahil naniniwala siyang walang basehan ang disqualification case laban kay Marcos. Mga kasama, ako, si Walden at ang aming grupo ay kaysa niyo sa laban. Tuloy ang laban! Sinamahan ni Nacalio, Didi Guzman at Walden Bello ang ilang driver at konduktor ng bus sa kanilang rally sa harap ng LTFRB. Sa panayam ng Politico TV, sinabi rin ni Didi Guzman na dapat mabawi ang umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sinisika pa naming makuha ang bagong pahayag ng pamilya Marcos kaugnay nito. Si Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao, hinirang na Ambassador for the Homeless and Vulnerable ng isang international philanthropic organization habang pinangungunahan ang groundbreaking ng isang housing community center sa Barangay Subang Dako, Mandaue City sa Cebu. Sabi ni Pacquiao, nakatutulong ang private sector partnership sa pagtatayo ng bahay para sa mahihirap nating mga kababayan, pero kailangan daw ng suporta ng gobyerno para sa problema sa pabahay. Ana ata dire para maghatag og tabang sa kanang panimalay sa tanan nga mga walay balay, no? Di lamang dire kundi sa tibuok Pilipinas. Ingon ana ang atong programa nationwide. Di lamang kana kundi ang pag hatag og panginabuy-an sa matag pamilya. Namigay din si Pacquiao ng 10 generator set sa 10 komunidad sa probinsya ng Cebu na walang kuryente hanggang ngayon dahil sa bagyong Odette.
Sa kanyang Facebook Live kanina, hinamon ni Congressman Lito Atienza si dating Senador Bongbong Marcos na samahan si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika kapag inaresto ito ng FBI dahil sa mga kaso nito sa US. Ani Atienza, challenge of friendship daw ito ng dalawa, lalo't campaign manager ni Marcos si Quiboloy. Kinukuhanan namin ng panig sina Marcos at Pastor Quiboloy. Sa inaugurasyon ng Tondominium 1 sa Vitas Tondo, Maynila, isang condominium-style na pabahay para sa Manileño, namigay si Manila Mayor Isko Moreno ng Certificate of Unit Assignment sa mga residenteng napili sa pamamagitan ng raffle. Sa kanyang speech, binigyang diin ni Moreno ang kahalagahan ng may maayos na tirahan. Sa pagsisimula ng kampanya bukas, sinabi ni Moreno na welcome ang kampanya sa Maynila ang iba pang kandidato basta sumunod lang sa health protocols at guidelines ng COMELEC. Those candidates also from the other side of the river, welcome po kayo sa Maynila. Hindi nyo na kailangan mag-apply ng motorcade permit. Mag-motorcade po kayo rito. Mag-intablado po kayo rito para mabura sa isipan yung mga gagawa pa ng kwento. Nagpunta rin si Moreno sa launching ng vaccination para sa 5 to 11 years old sa Manila Zoo. Sa Ikaw Na Ba, the Vice Presidential interview ng DZWB, sinabi ni Doc Willie Ong na sakaling mahalal, nais niyang makatulong sa pagsasaayos ng healthcare system. Kumpala rin daw si Moreno, tatanggapin niya kung anumang pwestong ialok nito, kabilang na ang posisyon ng health secretary. Sabi ni Senador Ping Lacson, si Senate President Tito Soto daw ang kanyang katandem para sa Vice President hanggang sa huli. Sagot ito ni Lacson sa mga usap-usapang makakapartner niya umano si Mayor Sara Duterte. Sa panayam sa DZRH ngayong araw, ipinaliwanag ni Lacson na bagamat pinirmahan niya ang draft report sa formally deal ng Senate Blue Ribbon Committee bilang Vice Chairman nito, inihayag niyang may strong reservation siya sa komentong nagkaroon ng betrayal of public trust si Pangulong Duterte. Kailangan talaga pag-aralan mabuti. At sabi ko, unless i-present, makikita ko ng compelling evidence na talagang mayroong betrayal of public trust, doon pa lang ako pipirma ng pag-adapt ng resolution o ng committee report. Otherwise, mahirap talaga mag-ako sa... Wala namang pampublikong aktibidad ang katandem niyang si Soto. Salima Refran. Athena Imperial. June Veneracion. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Marauli. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. We'll be right back.